woke up in the future yesterday. I wondered how the time had slipped away. Ay, Diyos ko, Kasay! Nakatulog ka na naman! Dalawa na utak ko dito! Wait, tara na, Kasay. Mapupuntaan pa tayo. Oo nga, tara na! Uy, Kasay! Paolo! Tara, dali! Gusto mo? Yung bag ba nasan? Baka na rin wild cup, eh. Nga pala si Kasay, isang tanyag na aktivista lumalaban para sa ating kasaysayan. Bilang aktivista, ay tupulin namin panatilihin ang kasaysayan medyo nakakalimutan na ng ating bayan. At syempre, hindi ko naman magagawa ang mga bagay na to kung wala ang mga kasama ko na sina Marco, na matagal ko nakasama sa pakikibaka, at si Paolo naman na baguhan lang sa larangang to. Bright eyes aching in, wondering when it begins. Quiet sky, open mind, and all of fear cast aside. Kung may tatanong nyo pala kung bakit Kasay ang aking pangalan, pinangalan kasi ako ni Inang sa isang ibong Kasay-Kasay na nangangahulugang kapayapaan. Si Inang, siya din palang naging dahilan ng aking pag-aaktivista. Nakakairita talaga. Dapat kasi hindi nga nag-inusyon eh. Alam niya naman di papayagan ng board yun. Sikat kasi ate mo doon pati ni sabi. Pero noon pa daw, controversial na. Sabi nga ipapakita daw ng team. Pero ayaw niya lang magkaroon ng issue. Ah, Patricia Javier! Yan yung dada na dada sa Twitter eh. Tara na, maaaring pa naman mo ka. Patricia Javier. Kilala mo yan? Oo. Teka, kilala mo din siya? Naririnig ko lang. Siya yung estudyante na galing sa university.
Pinudukan ko nga siya ngayon sa Twitter eh. Matuloy yung babae at patapos na ng BS history ngayon taon. Pero ano yung nabalitaan ko na hindi daw pinayagan ng board yung ginagawa niya? Sa board? Ah, sinubukan niya kasing manaliksik ng sinasabing controversial nga daw. At hindi ko alam kung ano at tungkol saan. Ano yung panlipunan? Ayun ba yun? Kaya kilala mo din siya? Yeah! Hindi, pero anong meron? Sumulit siya ng thesis tungkol sa hindi pagtanggal ng AP sa elementary curriculum. Nabalita ko yun pero wala nang malito sa ginawa niya. Oo nga. Alam nyo, sinasaya niya ng oras niya. Sa totoo lang, wala nang nakikinig sa kanya. Uy, pagdiyan ka naman pagsalita. Parang hindi mo na lang pinaglalaban natin ha. Sa tingin mo ba, papahinga siya ng mga tao kung puro tungkol sa kasaysayan po ang bibig niya? Time check, 2:34 ng hapon. Nagbabagang balita, naglabas na si Senador Garcia ng kanyang pahayag ukol sa pagpapatanggal ng signaturang Araling Panlipunan sa kurikulum ng elementarya. Narito ang kanyang pahayag. I don't see any reason to keep the AP subject. Based on research and evaluation among 1,200 institutions, marami ng mga estudyante ang bumabagsak dahil sa difficulty in coping up with the said subject. 10 sa 12 senador na ang sumang-ayon sa pagpapatanggal ng asignaturang Araling Panlipunan sa kurikulum ng elementarya sa nangyaring butuhan noong Hunyo. Pati ba naman si Garcia, sumang-ayon na? Grabe, di ko inakala mo gagawin mas mga Garcia. Yun niya. Isa pa, di ba niya alam na maraming gurumutang ng ganyan ng trabaho? Isang major subject ang AP, dito pwedeng mawala. Alam niyo, wala ka lang mawawala ng kasaysayan ngayon. Lakas ko nung makapagsalita, Paul. Parang nung isang araw lang, isa ikaw sa tumutukal sa pinag-uusapan natin. Tama naman kasi. Wala akong patutuhan kung yun lang yung sinasabi ng sudyante sa thesis niya. Eh kung gusto niya pumasa, eh di palitan niya yung title niya. Alam mo, Paolo, hindi ka talaga kita maintindihan. Kahit ako, hindi ko na lang magulit. Pasensya na. I don't wish to continue my work with you anymore. Nakakapagod na lumaban. Hindi naman pinapakinggan. Kung buksan nyo lang yung isip nyo, sasang-ayon kayo. Paolo. Ano to? Si Paolo? At biglaan naman. Ayos ka lang ba? Pag-aaral na implementasyon at kalagyan ang pagpapanatili ng asignaturang Araling Panlipunan sa kurikulum ng edukasyon pang elementarya. Patricia Javier? So narinig mo? Ang alin? Yung mga sinasabi nila tungkol sa akin, nabaligtaw ako, lunatic, baka hindi niyo tingin mo sa akin. Alam mo ba, special kang tao. Hindi naman po ako special. Hindi. Ang ibig sabihin ko, kakaiba ka. Dahil pinili mo ipaglaban ang isang bagay na tinapaktapakan lang ng sangkatauhan. Salamat naman, sir. Hindi. Huwag na, sir. Kasay na lang. Kasay? Kasay de la Cruz? So, kilala mo ko? Ikaw lang naman ang pinag-uusapang aktivista ng henerasyon na to. Nahangaan kaya kita? Grabe naman. Nakakapanibagong pakinggan yung mga yan. Kasi alam mo ba, lahat na lang nang bumabasa sa mga artikulo ko. Binabatikos na lang ako ngayon. Hindi. Yung article na ginawa mo tungkol sa
sa pananatili at pangangalaga ng Fort Santiago. Gusto ko yung sinabi mo doon. Salamat naman. Pero ngayon, sabihin mo, ano nangyari dito? Naisip ko siya bilang thesis bago magtapos ng fourth year. Pinilit ko naman siyang ma-aprobahan ng panelist, kaso hindi talaga sila pumayag. Binalaan na ako ni Mr. Banyaga noon na huwag na ipagpatuloy yung thesis na to. Pero pasaway ako eh. Lahat ng mga kaklase ko pinili Manaliksik tungkol sa kasaysayang Banyaga. Lahat sila natanggap ng proposal, maliban sa akin. Nung nalaman nilang ito yung plano ko sa thesis, hindi nila ako sinama sa grupo. Kaya, ito, mag-isa. Hindi ako papayag. Hindi papayag? Ha? Ano? Hindi ako papayag na ganyan lang. Hindi ako papayag na hindi payag sila sa thesis mo. History student ka. Tama lang naman yung title mo. Nararapat lang naman sa'yo yan. Alam mo, Patricia, tutulungan kita. Hindi mo naman kailangan. Kaya mo nang tulungan kita. Kasi ako mismo, naranasan ko yung mga bagay na yan. Naranasan ko ng mabatikos, matawag na baliw, matapon sa mga basura, yung mga pag-article na pinaghirapan ko. Pero, tingnan mo ako ngayon. Isang aktivista. Pinagpapatuloy ko pa rin yung laban. Kahit binabatikos na ako ng iba. Kasi naniniwala ako sa sarili ko. At naniniwala ako na hindi dapat baliwalain ang kasaysayan ng Pilipinas. Tulad ng ginagawa ng ibang tao ngayon. Ngayon, kaya ako bang tulungan kita sa isang sistema kung saan tayo'y malaya. Ngunit akala lang pala iba't ibang Panginoon, iba't ibang paniniwala. Ngunit ating nakakalimutan na tayo'y isa. Pwede pa naman tayong maghanap ng iba eh. Sino? Parang yung lalagang-lagi ang susundan? Siya ba? Oo. Bakit mo pa kasi siya tinutulungan? Wala na siyang pag-asa, Kasay. At halos lahat ng professor ng UP gusto siyang patalsikin. At sa'yo pa talaga nang galing yan. Iba ikaw na mismo nagsabi na hindi tayo susuko sa paglalaban na to. Noon yun, Kasay. Pero simula nung nagsisialisa ng mga yambro natin, naghumukha nila akong assistant sa'yo. Kasi ikaw naman pala ating bida, di ba? Asensya na, Kasay. Siguro kung tatagal pa ako dito.
Natapos mo na yung papel? Hindi pa eh. Mamaya ako napisin ko. Sige, sige. May dadaan lang ako sa dorm. Sige, wait ko din lang ako. Wait, saan na lang tayo maghanap ng atleta? Meron daw ano eh, sa Manila. Manila nga lang. Hindi. Pero may nababalitaan ako sa campus, meron daw. Narinig mo na ba yun? Hindi pa, pero dumuha ka na lang muna sa dorm. Tapos ako, titignan ko na lang. Sige, sige. Magkita tayo sa gate, ha? Marco? Paolo? Kasay? Kayo ba may pakanan itong lahat na to? Parang hindi ko matanda ang inibitahan kita dito ah. Umalis ka na, Kasay! Ngayon pinapalis mo ako. Hinantay kita ng higit isang taon. Umalis ka na, bago ba may mangyaring masama. Ano sabi mo? Marco, hinantay kita! Hinantay kita! Matagal na tayo magkasama. Tapos hingin ka pa bumitiw kung kailan tayo nalang dalawa natitira. Bakit? Lumalis si Paolo, pinagpatuloy mo yung laban niya. Pinagpatuloy ko! Hindi! Wala kang ginawa kundi sundin yung pat na yan. Ano naman meron? Wala namang mali doon sa pinaglalaban ng bata ah. Bakit? Ano ba pinaglalaban niya? Para sa atin rin to. Para sa kinabukasan. Para kung wala man tayo dito, may makapapalit sa atin. Tignan mo Marco, hindi na kita kilala. Kasi mas binibigyan niyo pa ng importansya yung mga bagong damit eh. Bagong laro. Mga bagong sayaw. Mga salita na hindi naman dapat kailangan gamitin. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin. Bakit mo pa kasi ipaglalaban? Ang isang bagay na patay na. Wala ka na magagawa, Kasay. Wala ka na pag-asa. Nalaman ko ito nung umalis si Paolo sa atin noon. At isa pa, hindi ko nga sarili mo. Isa ka na lang. Wala kang kasama, at hindi magtatagal, iiwan na ka ng pat na yan. Sinabi ko lang ang totoo! Bumisik ka nga, Marco! I wanna go and fight in this fight. I wanna be more than just a child. All these fears are around me, they're coming to get me. But emotions, they follow words of tomorrow. If you know this, you get it, you probably felt it. Mr. Kasay de la Cruz, you are hereby notified that the H. Pilar Library of History will be closed and renovated into a function room under the appeal of the administrative and academic staff of the university. We request for your full cooperation as we all together work for the further improvement of the library. Sincerely, University of the Philippines South Campus. Magandang umaga po. Nakita niyo po ba si Miss Montana?
Ako si Miss Montano. Ang dean ng school na ito. Sino ka ba na lang kailangan mo? Sunod ka mo po yun. Natanggap ko po ang balita na ipapasara niya daw po ang H-pillar. Walang galang na ho, pero hindi po ako papayag dito. Ito po. Naganda po ako ng petition para sa hindi pagsara ng balita. Well, I'll consider reviewing this. Teka. Hindi ba ito si KASAY de la Cruz? Ako nga po si KASAY. Maraming salamat po sa hindi pagbaliwala sa pagpunta ko dito. At pinagdarasal ko na rin po na sana pakinggan yung mga panig namin. Gustong panatilihin ang aklatan na to. Okay then. I'll let you know what happens. Salamat po, ma'am. Sinasabi na eh. Hindi nga ako nagkakamaling susugod siya dito. So, ito nga yung sinasabi nila. He's overly ambitious. Here, take a look. Ginawa ko naman ang lahat. Pero parang isa na lamang itong kasaysayang. Ano? Handa na ba ang mga tao? Sige, patalsikin na ang KASAY na yan. I woke up in the future yesterday. I wondered how the time had slipped away. Thinking back to things when we were young. Wishing we were back where we begun. They'll chase us to the endless wilderness. They'll chase us to the last page of your list. And when they finally catch us, they will see the details of our great discovery. Let's run away. Nababasa mo man to sa mga oras na to. Gusto ko lang sabihin sa'yo na salamat sa lahat sa panahon na nakasama kita dahil pinakita mo sa akin na meron pang pag-asa kahit na tinatakwin na ako ng iba. Hindi ko alam kung bakit mas pinili mo pang manatili at samahan ako sa bawat laban na hinaharap mo dahil kahit wala nang nakikinig sa'yo ay mas pinili mo pa rin akong pakinggan kaysa sa sinasabi ng mundo. Kaya naman, alam ko nahihirapan ka na at alam ko na hindi mo na din kinakaya. Kaya sana, kung mawala man ako, ay pagpatuloy mo ang laban na ikaw mismo ang nagsimula. Patuloy mong ibahagi sa iba ang kahalagahan ng ating pinaglaban sapagkat hindi nila napapansin na gumagawa na sila ng sarili nilang kasaysayan at masyado na nilang kinakalimutan ang nakaraan. Hindi nila nakikita ang mga pwedeng maganap, ang mga pwedeng mangyari kung mawala man ito sa isip, sa salita, at sa puso ng bawat tao. Kaya naman pat, huwag mo sana akong kalimutan sapagkat ikaw ang sumisimbolo sa pagiging makabayan ng bawat Pilipino. At tandaan mo na hindi ka nag-iisa dahil hanggat naniniwala at nananalig ka ay hindi kita iiwanan. Sasamahan kita sa lahat ng paglalakbay na tatahakin mo. Basta maniwala ka dahil nabuhay ako. Di para baliwalain ang sangkatauhan, kundi para alagaan, itindihin, at isabuhay ang aral ng kahapon
sapagkat aalihin niyo pa ang makabagong kasaysayan sa mga taong inalala ka at nagbuwis ng buhay para sa inyo. Kaya sana lang matandaan niyo pa ang kasaysayang bumuo sa sangkatauhan, kasaysayang lumaban para sa inyo, kasaysayang sumisimbolo ng pagka-Pilipino, at ang kasaysayang pilit na tinatanggal, kasaysayang iniwanan na ng panahon, kasaysayang kinalimutan na ng lahat. Salamat sa lahat. Kasay. Let's run away to distant shore. Sun up!